Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Hey guys, welcome back to my channel. Update na tayo ngayon guys sa First Lady. At paalala lang po na bawal tayo mag-post ng mga video nila. So ito si Cassie guys at si President ay nag-usap sila sa office niya sa Alcobia daw. Ay nakausap na niya yung sa embassy at natanggap na daw nila ang sulat pero wala pa itong response. So sinabi ni President na unbelievable daw bakit wala pa. So sinabi ni Cassie na may open line naman daw at pwede daw anytime na mag-update. Masok si Conrad sa office at sinabi niya na may problema daw about sa kay Attorney Gaanan na nag-misconduct a very young escort daw, 19 years old. At meron daw mga screenshot na video calls. Si Cassie guys ay nag-alala siya sa kandidatura ni President, baka daw maapektuhan. Pero sinagot ni President na hindi naman daw concern yun sa candidate niya. Kaya nga daw pinaalis si Attorney Gaanan sa team nila. Tumawag si Cassie kay Teddy guys. So kinausap ni President at sinabi niya na narinig mo na ba itong balita about sa kay Attorney Gaanan? Sino ba daw ang pwedeng ipalit sa kanya? So nirecommend niya guys si Attorney Ingrid Domingo. Umating na nga guys si Ingrid doon sa office ni President. So sinabi niya na tinatawag mo daw ako President. At oo, kasi nagka-problema daw yun about sa kay Attorney Gaanan. At i-hire daw siya sa posisyon na yun at pwede ba natanggapin daw niya. Pero dinecline niya guys kasi baka daw sabihin sa mga tao na tinanggap siya kasi friend daw sila at kakilala sila. Pero sinabi ni President na alam kong ang kakayahan mo kaya nga hinahire kita. So, tinatanggap na ni Ingrid guys ang posisyon na yun guys. So, nag-shake hands sila pero sabi niya na we're old friend at hinahag niya guys. So, itong si Melody guys ay dumating doon sa labas guys ng office ni President. Tinanong niya si Cassie about sa Alcobia daw na Pinay. Okay naman, madam, at inasikaso daw niya. So, nagpapasalamat na si Melody, guys. Sino ba daw ang kamiting ni President kasi may sasabihin daw siya. Sinabi ni Conrad na si Attorney Ingrid Domingo. Oh, talaga? So, pumasok siya, guys, sa loob. So, sinabi niya na, oh, hi! Sinabi ni President na, oh, Melody, andito ka. Oh, nga kasi nagtanong lang daw siya sa yung sa Pinay daw na sa Alcobia. Sinasabi nga ni President guys na binigay daw yung posisyon sa kanya at hinahire na daw siya. At masaya daw si Melody guys kasi at tinanggap niya. And I'm sure na maasahan daw siya at katiwalaan. So sinagot siya ni Ingrid na sure at gagawin daw niya ang lahat. Alam daw ni Melody na matalino si Ingrid. So yun na nga guys, na pumunta itong mama ni President doon sa office niya at kinausap siya, so pinagalitan siya guys na bakit daw inilagay si Ingrid sa bagong posisyon. At alam mo naman na ex daw niya before at baka lang anong mangyari at natatakot daw siya. So sinabi ni President na ma, huwag kang mag-alala kasi sinabi niya na nakamove on na siya. Don't worry. Itong si Marnie at saka si Ingrid ay nag-usap sila guys. So nag-toast sila ng wine kasi successful daw siya. At gagawin daw niya ang lahat na masira daw ang masayang pagsasama nila ni Melody. So itong si Marnie, sinabi din niya na sinira daw ang buhay niya ni President at Melody before. Kaya ganun ang galit niya sa kay President. Nagtanong siya bakit ano daw ang dahilan na galit din siya sa kay President.
sinabi niya na ex daw niya before. So kaya nga daw, sisirain daw niya si President kung ano daw sila ngayon ni Melody. So itong si President guys ay kinausap niya si Conrad, sinabi niya na i-search daw niya si Ingrid kung ano ang last niya na work. Bakit daw umuwi siya ng Pilipinas? So nagpapasalamat na si President kay Conrad at sinabi niya na grateful daw siya at loyal siya sa kanya. Melody guys at family niya ay tumatawag. So sinabi niya na, Unay, bakit tumatawag kayo? May problema ba? O problema lang ba daw kung tumatawag siya? At nakita namin kasi sa TV na alam namin na tumutulong ka sa mga OFW at hindi lang daw sa family nila. Nagpapasalamat na din siya na ganun din daw ang ginawa niya. At sinabi ni Jem Ross na nagpa-prayer vigil na din daw ang nanay niya doon. At sinabi din ni Jem Ross na ate, maraming mga customer na dito nang nag-promo daw siya ng Jumbo Mail. Sinabi pa ni Impact na Melody, meron akong problema. O ano ba yun? Hihiram daw siya ng 150 kasi mag-jam siya. Sabi ng nanay niya na kain ka kasi ng marami kaya yun, lumaki daw siya. Sabi ng nanay niya na, sige anak, mag-ingat ka dyan ha, basta sana na ma-solve daw yung problema sa Alcobia. So itong si President guys at si Melody at yung mga PSJ ay doon sila sa labas guys ng Palace guys at kausap nila yung nanay ng OFW na ginagawa daw nila ang lahat para daw ma-safe daw yung anak nila. Nausap na daw nila ang presidente sa makakaya daw nila at tinutulungan siya. So umiiyak itong si Nanay Lydia guys at nang mamakaawa siya kay Melody na tulungan daw yung anak niya kasi innocente naman. At sinabi ni President na sa entire history daw ng Alcobia ay wala pa daw pardon na ginawa sa mga OFW. At sana ay masolve daw itong problema nila. So nag-break news guys sa TV at naghihintay sila guys kasi isang oras na lang daw ay i-execute na daw yung Pinay. So nahiyak din ako guys, sorry. Ang sinabi ni Melody ng Glenn, ano ba ang magagawa natin? So sinabi ni Cassie na hindi pa daw sumasagot yung president at hindi pa daw nakita yung speech ni Melody. Sabi ni Lorraine guys, kung maubos daw yung oras ay i-execute pa rin daw. So malungkot silang lahat guys, especially sa kay Melody. At may tumawag sa phone ni Cassie guys. President pala yun sa Alcobia guys, na sinabi niya kay President na nakita daw yung speech ni Melody sa TV at pinababa na daw niya ang sentensya. So sobrang saya sila guys. At hanggang dito na po guys, at abangan natin ang susunod na episode bukas. Sa hindi pa dyan nakasubscribe, huwag nyo na akong kalimutan. Pindutin nyo na ang notification para maka-update kayo sa mga next post ko. So, thank you for watching guys. Bye-bye!